Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So ngayon na po is magluluto po tayo ng paksiw na may gata. Tingin ako gusto mo na gata, gusto mo magsisige, mag-swimming ka, gusto mag-relax, ipapasyon kita. Sasakyan kita, sakay na. Sasakyan kita. Noong na po is, syempre, ipaksyon na natin yung kalista. Ayan na lang. Malaman na. Tignan natin yung mga spices na gagamitin. Basta nalutoy natin, paksyon na naigata. Paksyon na naigata. Hindi ako magluto ang oras na ngayon. Mag-alas 5 na po na ako nito sa akin. Nauna ko muna yung kasama ko. Ano yung problema? Hindi pa naman ako buto. Ganito ang buhay ay W. Naunang vlog ko. Kailangan lang na matuto tayo sa lahat. Marunong tayo. Hindi nga ako masyado marunong. Pero no choice. Okay lang. Bilang isang OFW. Kailangan. Dapat bago tayo mag-desisyon na mag-abort, alamin natin lahat. Hindi rin perfect na magluto. Pero kahit pa paano, may lasa rin. Ang naisda na to, makarel. Makarel siguro to. Binisa ko na yan, kagabi ko na yung binisa. Nararating ako na yan. Siyempre, ugasan natin yung mga spices na gamitin natin. Okay, slice na natin. Slice, takot ako sa pagsili. Kaya ako magmabilis sa pag-slice kasi one time sa kusina. Sa kusina namin. Ngayon, sa pagmamadali ko na sugatan ako. Kaya, ngayon, mas mabuti na yan. Nabagal. Kaysa masugatan pa. Puto lang kamay mo, hindi na may babalik. Pag-alis natin sa Pilipinas, kompleto tayo. Tapos pag-uwi, hindi na kompleto ang mga daliri natin. Kawawan nila lang. Awa naman. Inikdi ko lang kasi para siksik masyado ng isda para malasahan yung sarap. Chopping board.
ang Luya din. Nagamit ko sa isda or nilalagay ko sa isda. Ganito yung iyon ginagamit ko. Tsaka itong sili. Dapat may sili pa na masarap. Okay. Thank you pala sa kaibigan ko na nagturo nito sa akin. Okay, lagay na lang mga lamas. Lagay mo na dito ang lamas. Tingin lang kasi yung kalahati para mamaya sa kung may gata na sa kaila lagay. Lagay yung isda. Ugasan na yung mga apat na beses ko yung ugasan. Siyempre, aside sa sibuyas, bawang, luya, at green chili, siyempre, gamit tayo nitong vinegar. Dahil nga pag-sushi, kailangan natin ng vinegar. Hindi natin siya lalagyan ng tubig. Kailangan din natin ng sukal. Tama lang yung mga sobra. Ang natin nilalagay dito. Lagay natin yan. Tatakpan natin. Tatakpan natin. Ito mga 15 minutes. Kasi mamaya, ito pang palasa niya. Nam nam. At ito yung gata, coconut milk. Kaya gagamitin natin mamaya kung maluto na yun. Saka natin nalagyan ng gata kung maluto na po yung paksyon na isda na ginawa natin. Yung po is makarel. Makarel po ang isda niyan. So hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, pakisearch na lang po ang Kamagindanon Vlog. At huwag kalimutang i-like, subscribe, at pakiclick ang all notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos po na aking gagawin. Yun po. Maraming salamat mo. Maraming salamat po pala sa mga malugod kong subscriber. 766 na po tayo. So, road to 1K na po. Maraming salamat. Tuloy nyo lang po ang pag-suporta sa akin. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe na lang po. Inshallah, yung mga video na gagawin ko may katuturan. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo. Mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Soon po, magbablog po ako ng Maguindanon dialect. So, yung salita ko lang po na gagamitin is Maguindanon. Pero, isa-subtitle naman po natin yung sa English para maintindihan ni Lolo at maintindihan ng mga manunood. In a few minutes, maluluto yung paksyon natin. Hintay na lang natin na maluto. Sana natin ilagay yung gata.
mamaya na lang ng konti. Siguro mga 15 minutes. Pero hindi ko tuloy-tuloy itong, hindi ko ibibideo ng tuloy-tuloy yun sa maluto. Kasi siguro ang haba ng time kapag gagawin ko yan. So ipopost ko muna yung video ko. See you in a few minutes. Tingnan naman natin ulit. Ito. Kumukulo na siya. Amoy na amoy yung vinegar. At nilagyan na natin siya ng nam-nam para masipsip niyo po. Bali itong nam-nam na to is halal po yan. Halal. Yun. Lahat po ng ginagamit ko, sinisigurado ko po na halal. Inshallah. Pag maluto na yan, saka natin nilalagay yung gata. Pero hindi pa naluto, kaya maya konti. Sulipan naman natin. Yan, malapit na po siya maluto. Para maging ganun. In-repair ko na rin yung coconut milk. So nagpakulo na rin ako ng tubig. Yan, nagpakulo na rin ako. Para ilalagay natin sa coconut milk natin gagamitin. Yan po yung mga spices. Prepare na natin yung coconut milk natin. Tama lang. Lahat ating isa sa bag. Lalagay na natin itong remaining ingredients natin. Yan mga kaibigan, lalagay ko na po yan. Hanggang sa mag-dry po yan sabaw niya. Singaan isa sabaw natin is yung gata. Tatakpan natin. Ito po yung isa sabaw natin. Coconut milk. Kaya paksyo. Paksyo na may gata. Sinabi lang to ng kaibigan ko. Pinakamamahal kong kaibigan. Kaya ito gagawin ko na. So ito na rin yung, hindi pa ako nakapanamalian. Ito na rin yung panamalian ko. Noong oras nandito, alas 5 na po. Malapit sa Middle East. Yung panamalian na ito na yun, yun. Ito na rin yung dinner. All in one. Kailang. Wala rin namang ginagawa. Sa accommodation lang kami. Kasi nga po, hindi pa po dumating yung mga kasama namin dahil sa COVID-19, kaya yung mga flight nila na cancel. Kaya hanggang ngayon hindi pa po nakapag-start ang aming company na mag-open dito sa Riyadh. Pero inshallah soon mag-open din po. Ang ginawa kong libangan is itong pag-vlog ko. Para naman may iba na magawa ay alaman ang gawin na lang, matutulog, kumain, wala. At least ito, kahit pa paano, nag-i-enjoy. Lalagyan natin ng mantika ng niyog. Galing pa po ito ng Pilipinas. Lalagyan ko ng konti para lalong sumarap.
Niluto pa po ito ng aking pinakamamahal na tita. Kapatid ng aking tatay. Na yumaho na po. Basta inshallah kapag mag 1K na po yung subscriber ko. Magla-live po ako about sa talang buhay ko, buhay ng pamilya ko, ano yung kinalakihan namin. In a few minutes po, magbabalik tayo. Tingin na lang natin yan, konti na lang po yung tubig niya. So, intayin po natin na mag-dry yan. Saka natin ilalagay yung ating gata. Yan. Yan ang magiging sabaw niya. Natatakam na ako. Hindi pa naluto pero natatakam na ako mga kamaginda nun. Basta subaybayan nyo lang po yung aking YouTube channel para ma-update din kayo sa mga pagluluto ng aking gagawin. Kasi nga po, yun nga po, turulan to ng mga kaibigan ko, kaya tinitry ko lang po magluto nito. Kasi sabi nga nila, masarap daw. Yung paks yun, tapos lagyan mo ng gata, masarap daw yun. Kaya ito, tinitry ko. Pag madry na yan, mga kamaginda noon, saka natin nilalagay yung gata. Sama siguro mga 20 minutes noon, maluluto na. Hindi pa na-dry. Okay, so ilalagay na po natin yung gata. Sina-dry na po siya. Ayan. So ilalagay na po natin yung gata. So meron money or hindi. Lagay na natin yung gata. Tapos na natin. Mamaya ulit, kamaginanon, kapag mga ilang minutos, manluto na yun, mga 15 minutes, babalikan ko na naman kaya. Para lalong sumarap, lalagyan natin ng pechay. Lagay natin ng pechay. Ayan, malapit na siya maluto. Ito pechay kasi madali lang itong maluto eh. Kaya ibaba na lang natin dyan. Tingnan natin ang lasa ng yun, sarap. Takpan muna natin. So kapag magluto na, pabalik ako ha. We'll be right back. Ayun, naluto na po. Naluto na po ang ating paksyo na may gata. Ngayon po is ready for serving siya. Bang, gusto nito. Kainin ko. Sarap po kasi yan. Sarap eh. May sabaw pa siya.
Yan ako ang tara po. Yan pa yung ito na po yung paksyo. Paksyo na may gata. Makarel po yung isda na aking ginamit. Para updated po kayo sa aking video na gagawin, subscribe nyo na lang po ako. I-click nyo po yung all bell notification para updated kayo sa mga video na aking gagawin. Assalamualaikum. Salamat. Dito na lang po.